Simple lang ang usapan, pare. Magbibilang lang kami, malaman lang nila kung magkano. Transparent lang kami. No. Kapag hindi tayo nagkasundo ngayon, naalis ako. Babalik ako with tawaran. I will file for a petition for civil forfeiture. Ipo-forfeit ko yung buong building nyo. Nakipagtalo muna ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa manager na isang gusali sa Binyan, Laguna, bago sila pinapasok at pinaakyat sa anim na magkakahiwalay na palapag ng gusali. Doon, hinihinalang nag-ooperate ang Pogo Hub na pagmamayari umano ng tinaguriang Pogo Godfather na si Lin Soon Han, alias Liu Dong, na naaresto naman noong Webes sa Binyan. Ayon sa PAOK, ang naturang hub ang isa sa nasa mahigit 60 Pogo Hub na hawak umano ni Lin. Ito ay matatagpuan sa business district dito sa Laguna. Ito, nagpapakita lang na malakas ang loob niya na mag-operate. Kasi ito yung sinasabi nating hiding in plain sight. Re-reviewin namin, of course, yung CCTV na nandun. Sana kumpleto pa yung CCTV na yon. And with that CCTV, malalaman natin kung sino yung nagpatakas sa kanila. Okay. Kasama ang mga polis, pinuntahan ng PAOK, PAGCOR at Binyan Business Permits and Licensing Office ang gusali para tiyaking wala na talaga nag-ooperate doon at makakalap pa ng mga ebidensya. Pero nang inspeksyonin ng mga computer, baklas na ang lahat ng CPU nito. So kasalukuyan nag-i-inspeksyon ngayon dito ang PAOK at saka PAGCOR dito sa 10th floor naman nitong gusali kung saan makikita ninyo halos wala na ang mga hard drive. Dito sa mga nare-recover dito, wala na mga hard drive sa halos lahat ng computers. Meron yung katulad sa ibang mga Pogo Hub, may mga signs doon, motivational signages. Yung iba nakasulat ng Chinese. Hinala ng PAOK na tunugan ang gagawing inspeksyon. Pati documentary evidence, wala lahat, sinimot nila. So this is a scene of the crime that has basically been wiped clean. Ayon sa LGU, naitayo na ang nasabing Pogo bago pa ang pandemya at napasara ito kamakailan lang. Nagpakita po sila ng valid na internet gaming license. So as our duty to check, na counter-check naman po natin sa PAGCOR, kaya po sila nabigyan po ng business permit. As per September ay wala na daw pong allegedly mga nag-ooperate at mga empleyadong pumapasok dito sa premises. Samantala, napansin naman ng National Bureau of Investigation ang pagdami ng mga maliliit na Pogo offices. To avoid detection and trail from law enforcement agency, hiwa-hiwalay ho yung kanilang department. Ginagawa nila ito to ensure na kahit mabust yung kanilang cell na isa, at least continuous pa rin yung operation ng iba. Ayon sa NBI, lumipat sa mga residential area mga dating nasa Pogo building at complex, gaya na hininalang scam hub na kanilang sinalakay noong Biyernes sa Makati kung saan 17 dayuhan ang naaresto. Yung malalaking Pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na Pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Kasi yung dating malalaki, nadaan-daan, libo-libo yung mga empleyado, nag-disintegrate sila into smaller units, kaya mas lalo silang dumami. Well, ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. So, there are a good number of them and we're having difficulty catching up. Samantala, hiniling na ni Senator Sherwin Gatchalian na imbitahan si Lin Soon Han sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay na illegal na Pogo. Anya, gusto niyang alamin ang kinalaman ni Lin sa illegal na Pogo sa Bambantarlac at ang ugnayan niya sa dati alkalde nito na si Alice Go. Personally, gusto kong matignan niya dahil big boss siya eh. And itong mga big boss interconnected to sa iba't ibang Pogo hubs. Ngayon naman October 15 ang deadline para sa downgrading ng mga visa mula working visa pa tourist visa ng mga dayuhan na inaasahang makakatulong para mapababa ang bilang ng Pogo sites sa bansa. Zia Nambrosio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.